We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito ng maunang balita. Taxpayers, sumabol sa huling araw ng paghahain ng income tax return kahapon. Naritong report. Malaking tulong umano ang pagkakaroon ng Saturday transaction, pagkakaroon ng assistance desk sa bawat LGU at online transaction para mapabilis ang paghahain ng income tax return sa BIR. Kaunti lamang ang nag-file ng ITR sa Revenue District Office sa Calasieu, Pangasinan sa deadline nito kahapon. Kabilang sa humabol sa deadline si Reggie. May trabaho kasi ako ma'am, hindi rin makapunta si Mrs. Kaya ngayon sinamahan ko lang. Sinabay ko na sa trabaho ko. Sa ngayon, naghahanda na ang BIR sa pagsasagawa ng offline kandado sa mga delinquent taxpayer. Sasailalim din sa evaluation ang mga isinumiting ITR ng taxpayers. Medyo malaki-laki, 30%, more than 30% ang under declaration po nila. Yun yung isa sub-check natin sila sa Oplan Kandado. Mga tulungan center naman ang ipinatayo ng BIR Isabela. Nagsilbi itong assistance center sa mga taxpayer. Sa pamamagitan nito, mas napabilis din ang information drive campaign ng tanggapan. Ang buwis ang nagbibigay ng revenue sa ating government upang matugunan ang pagtataguyod ng expenses para sa nation building at para ma-uplift ang lives of Filipino. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Pampanga Governor Dennis Pineda kinundina ang pamamaril kay Provincial Legal Officer Jerome Tubig. Ang detalye sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Kinundina ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang pamamaril kay Provincial Legal Officer Jerome Tubig. Sa opisyal na pahayag ni Pineda na inilabas ng Pampanga Provincial Information Office Facebook page, lubos na kinalulungkot ng Kapitolyo ang pangyayari. Nanindigan ng gobernador na gagawin ang lahat para mahuli at makulong ang mastermind sa pamamaril. Pinagbabaril habang nasa loob ng kanyang sasakyan si Attorney Tubig habang nasa paradahan ng isang ospital sa lungsod ng San Fernando. Nakatakda sana siyang bumisita sa kanyang doktor. Dalawang katao na sakay ng motorsiklo ang responsable sa pamamaril. Posible manong inabangan ng biktima dahil regular siya nagpapaterapi sa ospital. Ayon sa direktor ng Pampanga Police na si Colonel Levy Hope Pasilio, inoobserbahan sa ospital ang biktima. Habang nag-aantay sa kanyang time para i-attend ng kanyang therapies ay binaril naman siya sa may parking area malapit sa hospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang motibo at kung sino ang mga suspect. Dating Pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa Pampanga, ang 48 anyos na si Tubig na Tubong Makabebe. Sa ngayon na nandun pa siya sa hospital at inoobserbahan, wala pa tayong saktong area kung saan sa katawan tumama yung bala. Antay lang natin yung report magagaling sa doktor. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Nanawagan ng otoridad sa publiko na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon para agarang maresolba ang krimen. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Tagaktak ang pawis ng ilan nating mga kapuso kahapon dahil sa mainit at maalinsangang panahon. Naitala ng PAGASA ang 44 degrees Celsius na heat index o init factor sa Dawis, Bohol at Rojas, Capiz. Ang ganyang katinding heat index ay maaaring magdulot ng heat exhaustion
o kaya ang pinakamalala ang heat stroke. Kaya dapat mas dalasan pa ang pag-inom ng tubig kahit hindi nauuuhaw. Iwasan hanggat maaari ang pagtatrabaho o pagbilad sa arawan. Ngayong araw, inaasahang papatuloy ang ganitong panahon. Sa kabila niyan, ang init na mararanasan ay posibleng maging dahilan ng mga localized thunderstorm lalo mamayang hapon o gabi. Easterlies ang nakaapekto ngayon sa eastern section ng bansa ayon sa PAGASA. Maaaring umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Tuguegan raw, Cagayan at Dagupan, Pangasinan ayon sa PAGASA. 36 degrees Celsius sa Subic, Zambales at 35 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Lawag, Ilocos Norte. Mga driver na may 5 hanggang 10 taong license validity hindi na sasailalim sa periodic medical exam ayon sa LTO. May ulat si Claire Lacanilaw. Maagang nagtungo ang 64 anyos na si Manuel Lumibaw para magpa-renew ng driver's license sa Land Transportation Office sa Dagupan City. Hawak ang listahan ng requirements. Agad na dumiretso sa medical clinic si Lumibaw para sa medical examination. Mas maganda pag ganun, para mas mabilis yung panlakad, makapagbiyahe na kaagad. Si Raquel de la Cruz, holder ng driver's license na may 5-year validity, menos gastos daw at iwas abala sakaling alisin na ang periodic medical examination sa mga may hawak ng lisensya na may 5-year at 10-year validity. Pero pag matatanggal yun, mas maganda po kung matatanggal yun kasi bawas gastusin. Kung dati inoobliga ang mga may hawak ng driver's license na may 5-year at 10-year validity na sumailalim sa periodic medical examination, pero inalis na ito ng LTO. So, pag magre-renew ako ngayon, magpapa-physical medical exam ako. So, nakakuha ako ng 10-year license, babalik ako sa LTO, and the 10th year, doon na rin uli ako magpapa-PME. Yun ang papatupad ng Land Transportation Office. Siguro meron silang mga magandang layunin para sa mga naglilisensya. Nilinaw ng LTO na kailangan pa rin sumailalim sa periodic medical examination ang mga kukuha ng student permit, driver's license at renewal ng driver's license. Hinihintay na lang ng LTO Region 1 ang memo ukol sa pag-alis ng periodic medical examination para sa pagpapatupad nito. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Arestado ang tatlong individual matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa operasyon ng otoridad sa barangay New San Jose de Nalupihan, Bataan. Aabot sa 200 gramo ng shabu ang nakumpiska sa mga suspect na aabot sa mahigit 1,000,000 piso ang halaga. Samantala, arestado ang 2 katao sa Baybus Operation ng otoridad sa barangay Balili, La Trinidad, Benguet. Aabot sa 15 kilos ng dried marijuana leaves ang na-recover ng otoridad na aabot sa 1.7 million pesos ang halaga. 2 sumiklab sa isang French village at halos 2 toneladang cocaine natagpo ang palutang-lutang sa Sicily, Italy. Tunghayan sa Globalita. Sumiklab ang isang wildfire sa lawak na higit 930 hectares sa southwestern France. Ayon sa local prefect na si Rodrigue Fercy, nasa 460 na mga bumbero ang nagtulong-tulong upang apulahin ang apoy. Mas naging pahirapan din ang pag-apula sa wildfire dahil sa malakas na hangin sa lugar. Sinabi naman ng local government office na nasa 300 katao ang inilikas sa 2 villages kung saan 4 nakabahayan ang napinsala ng naturang wildfire. Samantala, karamihan sa mga inilikas ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Halos 2 toneladang cocaine ang natagpo ang palutang-lutang sa eastern coast ng Sicily, Italy. Ayon sa Tax and Customs Police ng Italy, tinatayang nasa mahigit 400 million euros o katumbas ng $439.08 million ang market value ng natagpo ang kontrabando. Batay sa pahayag ng otoridad, isinilid ang mga droga sa halos 70 packages na mayroong luminous signaling device para matrack umano ang location ng mga droga. Jeric Pasilyao para sa Mornings with GMA Regional TV. Hindi raw makafocus sa klase ang ilang mag-aaral ng Makabito Elementary School sa Calasiao, Pangasinan dahil sa mainit na panahon. Kulang din kasi ng bentilasyon ang ilang silid-aralan. Ang ilang guro nagdadala na ng sariling electric fan upang maibsan ang init na nararamdaman ng mga mag-aaral. Binabawasan na rin ang outdoor activities ng mga learner upang makaiwas sa heat exhaustion. All-out performances ng AOS singers inabangan ng mga Tarlakenyo sa 25th Tarlac City Charter Anniversary. Tunghayan sa report.
Inabangan ang all-out performances ng all-out Sunday singers sa Kapuso Fiesta sa Tarlac City. Kasabay ito ng 25th charter anniversary ng lungsod. Napabilib ang mga Tarlakenyo sa powerful voice ni Garrett Bolden. Sam's David. At Marian Usabel. Sobrang thankful ako na nabigyan ako ng opportunity na makapag-perform dito kasi first time ko po dito sa Tarlac and sobrang welcoming ng mga tao. Sobrang tuwa ako dahil na-experience namin mag-perform dito at sobrang warm welcome sa mga Kapuso natin dito. Dakal salamat ka Balen sa pagtanggap sa amin, sa warm welcome and sana na-enjoy niyo yung mga kantang kinanta namin and hoping na makabalik kami at makipagsayaw at kantahan ulit sa inyong lahat. Kinilig ang fans sa harana ni Total Heart Rob and performer Raver Cruz. At awitin ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Bibida sina Juliet Raver sa pinakaabangan na movie nila together na The Cheating Game. Sobrang overwhelming yung pagtanggap nila. Nakamiss kasi yung mga ganitong events, lalo na fiesta, di ba? Tagal na bago ulit na ulit yung mga ganito. So, ang saya. Kasi kita mo kahit na medyo umulan-ulan ng konti, talagang nandyan yung mga tao para salubungin kami. So, maraming salamat po. Isa sa mga talaga nakakamiss kapag nagta-travel kami sa iba't ibang lugar dito sa Philippines. Syempre yung pag nag-regional events kami. So ayun talaga nakakataba ng puso. Tsaka syempre fiesta talaga. Yan, nakakatuwa na lahat masaya. Tsaka mainit yung pagtanggap. Nagpakilig din si Martin Del Rosario na kabilang sa cast ng The Cheating Game. Everyone else in the Saya ng show, kaya gusto ko magpasalamat sa mga Tarlakenyo na pumunta kanina sa Kapuso Fiesta para suportahan ng mga Kapuso at syempre ang The Cheating Game. So masaya-masaya. Salamat sa inyo lahat. Super happy ang fans na makita ang kanilang mga idolo. Julian San Jose, Raver Cruz. Si ano, ang galing nila kumanta tapos nakaka-sweet sila pag napapanood ko sila. I love you, Julian Raver! Nagsilbing host si Kapuso host, actress at comedian, May Bautista. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga Kapuso, nagbabalik ang morning sa GMA Regional TV. Kamakailan nakapanayam natin si Herlyn Budol at Riel Lumadilla sa Santa Cruz, Zambales. Narito ang kabuuan ng aming panayam. Mga Kapuso, panibagong Kapuso drama offering na naman ang matutunghayan natin sa GMA Network at upang kwentuhan tayo sa istorya ng magandang dilag. Makakasama natin ngayong umaga sina Kapuso actress Herlyn Budol at XOXO member Riel Lumadilla. Good morning, Herlyn and Riel. Morning po. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-uwi niyo po sa amin. Very report po. Behave lang. Napaka-exciting siguro ng role niyo sa Magandang Dilag. Kayo ang bibida rito. Kwentuhan niyo naman kami. Ano ba yung aabangan sa Magandang Dilag? Marami po tayong aabangan sa Magandang Dilag bukod po sa ito po ang kinauna-unahang anong paano may Tagalog po sa Bisaya po kauna-unahang pagbibidahan ni Bessie Harley. Yes. At ako po ang kanyang best friend doon. So marami pong twists and turns pati po kami na nagtitaping pa rin po hanggang ngayon. Nagugulat po sa mga nangyayari. Kaya marami po
maatikabong pangyayaring aabangan ng mga kapuso natin. Meron bang iyakan? Tawanan? Inis? Magsalita ka naman! Napakadami. Hindi, yung ano, yung tinanong nyo kung kamusta kami doon sa taping namin. Actually, nakakita ko ng totoong best friend in real life. Sino? Oh. Sini pala ako. Nag-assume pala ako. Shoutout nga pala. Charis, hindi. Siya. Best friend ko siya doon. Naging best friend ko din siya sa personal. Oo. Speaking of best friends, paano nabuo yung friendship nyo? Doon dito? Or dito? Pareha siguro. Kasi para sa totoong buhay, mag-friend na rin kayo eh. Sa magandang dilag at the same time in personal life as friends. Paano ba tayo nag-friend? Sa taping po kami unang-unang nagkakilala. Magkakapaan pa kami nung unay kasi parang nagkakahiyaan pa po kami. Siyempre first meet po namin. So parang nag-a-adjust pa kami sa mga ugali namin. Pero ngayon mo, parang adjust na, no? Oo nga eh, kayo. Katabi na nga po kami sa kama eh. Pero doon po kami nagkakilala sa taping. Uh-oh. Pero dati ko pa po siya sinusubaybayan sa mga vlogs niya. Uy, nung bata pa siya. Bata pa siya! Hindi yung nagsisimula siya, kaya na-inspire talaga ako. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya, ang dami nagbabash, ang dami na hindi naniniwala. Pero ano sila ngayon? galing ni Lord eh. Galing ni Lord. Tsaka, sa tamang timing lang siguro. Masaya ako na naging best friend ko talaga siya sa totoong buhay. Yeah. Love team na po kami ngayon. Iyak na ba ako? Huwag na! Si Miss Erlene ay nakilala bilang si Hipon Girl. Bukod dun nga sa pagpasok sa showbiz, meron ka pa bang ibang pangarap? Of course, aside from being a beauty queen. So, kung maging TV naman. Ikaw yung sinistream. Siguro ako, wala na po akong hihilingin pa ngayon. Gusto ko yung panahon na yung magdala sa akin, tsaka yung si Lord na bahala sa akin. Magdala sa kung saan ba ako tama. Yun. Okay. Riel, ikaw ay membro ng singing group na XOXO. Kung may kanta ka na would describe your life today at present, ano yon? And please sing for us. Ang aga. Pero I think the song that would describe my life right now, English. Ang aga wag English. Pero ano po, This Is Mine Now by Jordan Sparks. Explain ko na po kung bakit. Kasi po ako po ay bata, galing po sa probinsya. Alam niyo naman po, ako po ay half black at ganito, ganyan. At kagaya nga po ng sinabi ko, marami pong hindi naniniwala sa akin kasi nga hindi naman ako pasok sa beauty standards ng Philippines. Well, ang bilis ko magsalita, pero ito na nga. Pero po, sa awa ng Diyos, meron po mga taong naniwala sa akin na tamang tao. Tapos yun, nilagay niya ako dito at nilalaban natin every year. At hindi ko po akala, 5 years na ako sa showbiz. Ay, ang galing. I'm so proud of you. So yun, This Is Mine Now po by Jordan. Sample of course, game. 1, 2, 3, go. This is mine now, and I am breathing in the moment. As I looked around, I can't believe the love I've seen. My fears behind me, gone on the shadows and doubts. That was then, this is mine now. Baby, good morning. Diba? Nakakilabot yun. Proud of you. Mahal po namin ng isa't isa. And lastly, Herlene and Riel, kindly invite our kapuso. Saan ba mapapanood at kailan mapapanood ang magandang dilag? And kung saan namin kayo pwedeng i-follow? Ayan. Kailan nga? Malapit na po ang magandang dilag sa GMA Afternoon Prime. Ayan, may first lead role po. Pakiusap lamang po. Suportahan niyo kami. Sigurado po kami na marami po kayong matututunan dito. Ayan mo mga kapuso, abangan niyo po. Malapit na. Excited po kaming lahat na ipakita po sa inyo ang pinaghirapan namin. Dugo, pawis, Luha. Ayan po, thank you po. At syempre, ma-update po kayo kapag nag-subscribe at saka nag-follow po kayo sa akin, saka sa kanya at sa lahat po ng mga nandoon sa magandang dilag. Yung kasama namin. And please subscribe my YouTube channel, Herlene Hipon Budol. At syempre, sa akin Facebook page, Herlene Hipon Budol. At sa akin TikTok, Herlene_Budol. At sa akin Instagram, Herlene_Budol. Ayan po. Ako, you may follow me on all my social media accounts. It's XOXO_GMA_RIEL. Riel po yan. At ang aking TikTok po ay Maria Lomadilla po. At
Yun, follow niyo po ako. Konti lang followers ko. Hindi, oh, marami. Thank you po. Maraming salamat, Herlina Triel. Ingat kayo palagi. Thank you for having us. Kayong lahat pala. Ingat po kayo, mga kapuso. Good morning. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Aabot sa mahigit 120,000 katao ang nanood sa two-day Clark Aurora Music Festival 2023 sa Clark, Pampanga. Bukod sa lineup ng mga local bands at OPM stars, inabangan din sa event ang hot air balloon display. Kaya pagsapit ng gabi, tila nagningning ang himpapawid sa pagpapailaw ng mga higanteng hot air balloons. 10 hot air balloons ang bumida sa night glow kung saan highlight ang hot air balloon na may watawat ng Pilipinas. Pabanding. Yes, happy birthday! Every occasion na meron sa bahay. Mahigit 40 obra ng ilang Batanggenyo artists tampok sa Batangas City. Tunghayan sa report. Impressionism, late Renaissance and Mannerism in Contemporary Era, sculptures at iba't iba pang likhang Batanggenyo ang tampok sa Dangal Art Exhibit sa isang universidad sa Batangas City. Nasa mahigit 40 mga artworks at sculptures ang nakadisplay sa lobby kung saan naipapakita rito ang sining at kultura ng Batangas. Para sa guest curator, layo ng exhibit na maipakita sa mga mag-aaral na Batanggenyo ang ganda ng sining at kultura ng lalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng pagpipinta at iskultura. Napakahalaga kasi para na rin magkaroon sila ng art appreciation, magkaroon sila ng tiwala na ang pagpipinta ay may kinabukasan. Kung ating pag-aibayuhin, makakatulong ito sa turismo ng ating bayan. Hango sa kwento ng prinsesa ng Kumintang ang likhang sining ng visual artist na si Ada Panopio. Late Renaissance and Mannerism in Contemporary Era ang kanyang genre kung saan ipinahahayag niya mismo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga likha. Para sa ilang artists, malaking tulong para sa kanila na unti-unti nang nakikilala ang mga Batanggenyo artist sa tulong ng mga exhibit. Hindi lang sa school, kundi dito sa buong Batangas para makilala na may mga magagaling na artist dito sa atin. Bring your dreams with you all the time. Dare, take risks, share and have a heart. So magkakaroon sila ngayon ng motivation para mag-pursue sa art. Yung mga nasa tabi dyan na natatakot magsimula sa art. Hindi ako nagpipinta just to impress. Ginagawa ko siya to express and to communicate. Ang ilang mga estudyante, paghanga at pagsaludo raw ang naramdaman ng makita ang mga likhang sining na ito. Siyempre po na na-inspired at isa pa po ay proud din po bilang isang Batanggenyo kasi sobrang gagaling po ng mga Batanggenyo artist. Layunin ng art exhibit ang mapayabong at mas makilala pa ang mayamang sining at kultura ng Batangas sa pamamagitan ng mga likhang sining. Magtatagal ang exhibit hanggang sa April 25, 2023. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. Baybayin ng Buntod Sandbar at Buntod Reef Marine Sanctuary sa Masbate City nagkulay orange dahil sa mga alamang. Naritong report. Literal na naging kulay orange ang baybayin ng Buntod Sandbar and Reef Marine Sanctuary sa Masbate City. Ito'y matapos lumitaw ang sandamakmak na maliliit na hipon o alamang sa naturang lugar. Kaya ang mga residente at turista sa lugar, kanya-kanyang dala ng lalagyan para manguha ng mga biyaya mula sa karagatan. And then pagpunta namin doon, ang dami talaga. As in, nakakasya kasi sabi ng mga maraming mga tao doon na nag-andin, nagpumukuha, may mga nakabaldi-baldi na. Kasi sabi nila, once or twice a year lang daw yun na papakita o nangyayari doon sa Masbate. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi na bago para sa kanila ang ganitong eksena. Dahil protektado at naaalaga ang mabuti ang kalikasan ng probinsya, kung kaya't hitik naman sa yamang dagat ang lugar. Because po, parang yun yung season din ng migration ng mga whale sharks po. Usually po, dadaan po talaga yun sa Along Masbate at ikaw pa actually. And then, kasi po, sinusunan din nila yung pagkain. So definitely po, papunta din po talaga doon sila sa may buntod. Tiniyak naman ang tanggapan na ligtas na kainin ang mga naturang alamang. Jesse Cruzat para sa Mornings with GMA Regional TV.
Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Most people do not really want freedom because freedom involves responsibility. And most people are frightened of responsibility. By Sigmund Freud. Ayun na nga, tumataginting na Tuesday morning sa atin, mga kapuso, at sa iyo, Joanne. Good morning. Yes, good morning sa iyo, Harold, at good morning sa ating mga kapuso. Grabe. Nakakatuwa si Herlene at saka si Riel. Diba, sinimulan ka agad tayo ng isang magandang awitin ngayong araw, diba? Nakaka-uplift ng spirit yung ganyan mga awitin, lalong-lalo na kung papakinggan mo at titignan mo yung mensahe ng kanta. Ang ganda ng experience mo na yun, partner. Oo, at saka nakakatuwa silang makakwentuhan, ha? Sina Herlene at saka si Riel. At saka abangan natin yung kanilang nalalapit ng pagbibidahan na magandang dilag kasi napaka-exciting nung kwento eh. Meron pa lang tayong mga teaser-teaser kasi syempre nakita natin doon sa teaser kanina si Herlene, nag-change siya, nag-glow up. So, kaabang-abang yung kwento ng magandang dilag. At for sure, marami ng aral na mapupulot dyan, mga kapuso. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po, si Harold Reyes. Maaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Joan Punsoy, buong puso para sa Pilipino.